Teens may not be suitable for very young audience. Parental guidance is recommended. Magandang sa ating mga tagapagtangkilid sa Luzon, Bisaya, Mindanao, sa ating tagapagtangkilid sa Chinoy Public Service. Medyo na late lang tayo, okay? Hindi tayo na late, sakto yan, ha? Okay. So, sa ating lahat, isang magandang-magandang araw po muli. At syempre, ito nga dahil, ano mga din? Meron tayong... Okay, baguhin muna. Bago ang lahat, nais nating batiin ang lahat ng ating mga kababayan. Good morning po sa inyong lahat. Nagbabala ang pag-asa na posibleng mag-boost ng ulan sa ilang bahagi ng Mindanao dahil sa isang low pressure area, LPA. Ayon kay pag-asa, weather specialist Aldsar Aurelio, na mataan ang LPA sa layong 175 kilometers sa silangan ng Davao City, Davao del Sur. Sa pagtataya ng ahensya, lalakas ito sa mga susunod na araw. At samantala, isa pang binabantayang namuong sama ng panahon sa West Philippine Sea ay tuluyan ng nakalabas ng Philippine Area of Responsibility. Hindi na lumabas na yung isang binabantayan natin. So, sa darating na mga araw, yung Mindanawan ay magkakaroon ng pag-ulan. Okay. Okay. So, ito nga, be, pakiayos mo din. Meron tayong pompas interview lang sa Station 3, Colonel Jiang Guyagi. Sige. At siyempre, bilang ng mga OFW na napauwi sa bansa dahil sa COVID-19, halos 175,000 na yan. Dami. So, lahat siya, wala. So, dapat, sabi nga, 175,000 na yan. Aba, ano nang ginagawa ngayon nila? Anong maibibigay natin? Napirmahan na, ha? Napirmahan na yung 16.7 billion. Yung second. Para sa... COVID. Ano yun? Ano yun? Sa mga pondo, gagamitin yung, natin. Yes, parang sa pangalawa. Pangalawang, o, pangalawang. Sana wag na makawawa, makonsensya naman kayo sa mga taong biktima sa COVID, ha? Eh, wala pa nga yung sapto, eh. May sapto na. Pero mamaya, may final. Ewan ko kung anong final mamaya. Mga paparusahin, mga pilhead, mga walang hiya, magnanakaw. Ewan natin, ang presidente, palagi pinagtatanggol mga... Ano mo, sabi nga, maraming training. Oo nga. Tapos discuss natin nga yung sa testa. Mami, makintay na ang ating bisita, ha? Okay, siguro tawagan na. Okay, so wala pa naman eh. Sige, ibilita ng Department of Foreign Affairs o ang DFA na umabot na sa 174,039 ng overseas Filipino worker ang matagumpay nilang napauwi sa bansa simula nung kumalat ang coronavirus sa iba't ibang bansa. Yan.
Hello. Yan, nasa kabilang linya naman natin ang isa pa na namang Colonel. Colonel. Station please, si Jang Giyagi. Magandang umaga ho, Sir Colonel. Magandang umaga po. Kasama ho natin si Faye Nicodemus, ang ating batikang broadcaster. Okay, Sir, good morning. Good morning po. Good morning po sa inyo at sa inyong mga taga-subaybay. Okay, Sir, kamusta na ba ang Station 3 sa ngayon? Ito po, maayos naman at despite the pandemic, ay yung isang order situation natin, maayos pa. At likewise, yung health ng ating kapulisan. Okay, Sir, tanong lang. Kasi mga yun, parang maluwag na eh, no? Maluwag na. Sobra. Sa dito sa sinasakupan nyo, kamusta po yung ating tinatawag na curfew? Yung curfew natin, marami pa rin pasaway. But still, hindi po tayo napapagod na mag-implement nitong city ordinance natin na tuloy-tuloy tayo gabi-gabi. Gabi-gabi, tuloy-tuloy tayo. So, Sir, ano ba yan? Kasi noong una, meron pang mga sounds, di ba? Parang, gumaganon, umuugong talaga. Ang alas 8 hanggang alas 5. Pero ngayon, Sir, alas 10 na, di ba? Yes, alas 10 na. Mm-hmm. But meron pa rin mga barangays na nag-implement yan yung ugong na yan, yung mga warning. And I'm encouraging, no, yung mga barangay na huwag silang pagsawa. Dahil hindi naman nagsasawa pa ang pandemic, andyan pa din ang pandemic. So, tuloy-tuloy pa din tayo. Mm-hmm. Okay, Sir. Colonel, magandang umaga ho. Magandang ang performance mo ang station area niyo. Ang ating area nasasakop, gaano kalawak ang hawak niya? Tsaka ilan ang barangay ang hawak natin? Ang barangay pong hawak natin ay 89 barangay. 89 barangay po ang hawak natin. 89, dami. Marami din ah. Malaki, oo. Ito ay malaki ang Station 3 despite also na dito din yung Center of Commerce and Trade tsaka yung Religious Center natin kasi andyan yung Islamic Center, andyan po ang Quiapo Church natin. Yun, yung Quiapo Church. Malaki pa yan. Malaki. Lumen Street. Yung area dyan medyo, alam yung mga nagtitinda dun sa may ano, sa paligid ng Quiapo Church tsaka yung, isa, yung mga anong tawag dito, naghuhula, Sir. Diba? Naghuhula. Anong ginawa nyo dyan, pinaalis nyo, balik naman uli sila? Naiayos naman kasi nga meron tayong mga organized na nanonood ng ating journey, no? At kung makikita nyo naman yung paligid na, halos malinis na yung quadrant. Opo, ng, malinis naman na. Malinis. Maganda ang pag-aayos niyo. Mm-hmm. So, Colonel... Kaya lang po na problema tayo, ano? Every first Friday, first Sunday, last Friday, ay dagsa talaga ang tao sa Quiapo. So, ang challenge sa atin is yung how to maintain yung social distancing, no? Mm-hmm. So, yun lagi ang challenge sa atin dito. Kasi ang nangyayari pag pasaway talaga itong mga to, pag nakakita ng pulis, takbuhan lang eh, no? Takbuhan, parang ano, di ba? So pag nakakahuli kayo, Sir, anong ginagawa nyo? Anong parusa binibigay nyo sa mga first offense, ganyan? Yung mga ano pa rin natin is kung talagang mapitigas na ang ulo, hindi na mapagsabihan. Although medyo ano tayo, no? Pinapag-uusapan minsan kung mga minor infractions lang naman. Kaso pagka mapitigas talaga at paulit-ulit, kinakasuhan na natin sila para padala. Kinakasuhan na. Pagmultahin, Sir, pagmultahin. Yes, pagmultahin. Hindi pa rin nakuha sa multa, kulong. Pero yung ibang nasasakupan mo ay natutuwa naman sa inyo kasi ano daw, very ano maganda, ba? Magandang performance, maganda raw ang Sir. Performance marami nyo. Nagsasabi din, Sir, hindi lang ako. Kaya sabi ni Manuel Macno, okay yan. Yung mga Chinese community din, ano? Oo, maganda pang malakat. Oo, maganda daw. Pero, ang tanong natin ngayon, ang crime ba dyan sa lugar na nasasakupan ng Station 3 ay, anong tingin mo, Sir? Tumaas, bumaba, o paano? Kamustahin natin? With the dugtong video na gano'n tayo for GCQ, medyo kasi dumami na ang tao sa kalsada, no? And we are expecting it na tataas talaga yung crime against property. And tama po tayo doon, but we have anticipated this. Ano? Naglatag na kami ng mga measures on how to counter itong mga pangyayari na ito. But meron talaga yung pagtaas ng crime against property. Yun. Expected yan. Unang-una, this is Quiapo, this is Santa Cruz. Okay.
This is Yapo and this is Santa Cruz. So, no, dito talaga ang mga manggaganso, maturukot. Lahat nandiyan na. Halo-halo. Kaso, ang nanonotice natin dito is wala yung gaano yung robbery hold-up. No? It is yung sa crime doon sa yung pagnanakaw doon sa mga loob ng establishment tsaka sa bahay. Ito yung noticeable dito, no? So like sa mall, sa mga 7-Eleven, yan ang medyo mataas. Ayun, so medyo mataas-taas pagdating doon, no? Sige. Colonel, may katanungan lang tayo dito. So po, ilan ang hawak mo, tauhan niya sa area niya, Station 3? Ilan ang membro ng kapulisya doon sa inyong area? Ilan tauhan? Ang tao lang namin dito is 200, ang pulis talaga is 244 tauhan niya. 244, ba konti lang, hindi masyado. Oo. Pero sir, konti alam lang ko. Kami. Compared to other stations, konti lang kami. But hindi yan excuse to do yung mga trabaho natin. We live with what we have, we live with the personnel that we have, we live with the resources that we have, and then go on with the police function. Hindi yan rason, hindi yan rason. So yung crime medyo tumaas pagdating sa usapin nung ano nila, ano. Pero sa drugs, sir, drugs. Ang drugs, kahit naman nung ECQ tayo, what kind of fuck you, tuloy-tuloy pa rin yung drugs, no? But tuloy-tuloy din tayo sa panghuhuli, actually, for the past weeks. Medyo malalaki yung mga huli natin. May 1.7 million worth of illegal drugs. May 1 million worth of illegal drugs. Okay. Hindi natatapos yung problema natin on drugs. But hindi rin tayo natatapos sa paghuli. At saka yung mga programa natin, no? Like yung barangay drug clearing, yung pagtutulong sa rehabilitation, panghuhuli. Andyan pa rin po ang role natin bilang kapulisan. Yun. So, Colonel, since na malapit na araw mga patay, nakahanda na kayo ang area ninyo hanggang North Cemetery? We are preparing for that kasi the mayor ordered na close ang North Cemetery from 30, 31, 1, and 2. So, ngayon pa lang is gumagawa na ako ng plano na mabantayan yung North Cemetery. Uh-huh. Na wala nang makapasok na bibisita. Kasi nga, alam nyo naman, pwedeng tumalon sa Bapon, pwedeng dumaan naman galing sa Caloocan, pwedeng dumaan galing sa Chinese Cemetery. So, alam ko na yan, kasi matagal na ako dyan. Alam ko na yan. Alam na, kabisado. Pero, Carol, medyo handa na tayo for this coming All Saints Day. Lahat mga kapusin, baka kapusin kayo. Ano pa? Baka kapusin kayo sa tao sa All Saints Day, hindi kaya? Opo, kaya na, inaano natin yung preparation natin dito. So, medyo manginibago ang mga tao na wala nang makakapunta ng mga ganitong araw, but we have to abide because of the pandemic that we have. And wala namang ikinukonsider ang ating gobyerno, kundi ang kalusugan at kaligtasan natin bawat isa. Mm. Pero yung, Colonel, yung usapin ng, yung sa mga barangay, hindi ba nyo na-organize yung ating mga barangay units, ganyan? Yes. We will be tapping also there, lalong-lalo na yung mga barangays adjusted to that. Iatatap din natin yung cooperation nila and yung tulong nila. So, with that, ibigay natin ang pakataon kay Colonel sa programa natin para ma-anunsyo niya. Okay? Okay. Yes. So, may mga mensahe kayo, sir, para sa mga nasasakupan ninyo? Ano pa, ma'am? Okay, may mga messages ka ba, sir, na okay. Para sa ating mga natagapanood? Nasaan niyo po yung pagkakataon, Colonel John? Yes po. Sa ating lang panawagan sa ating mga nasasakupan dito sa Station 3, ay manatili po tayo sanang ligtas. I-practice natin yung minimum health protocol para tayo po ay malayo sa pandemic, no? At the same time, on the part of the sa ating kapulisan, anytime po, kung kailangan nyo ng tulong, lalong-lalo na, at kung kailangan nyo ng tumawag lang po kayo sa pinakamalapit yung police station. Mm-hmm. At kung sakali, meron kayong gustong sabihin na hindi nyo masabi sa iba, at kung sa tingin nyo, ay kaya, pwede nyo ilapit sa akin, ito po ang aking numero,
Paki ano na lang po. Ay, yung number na yun. 0905 4718 Ayan. So, ayan. Colonel John K. Guaki. Good luck, John. Yan yung mga ano. Susunod, mga general pero, na. Susunod, general na daw. Colonel, Colonel, tanong ko lang, anong kaibahan mo sa ibang mga, ano, station? Nga, sunod-sunod yan. Kasi, sinasabi. Every week, may iba-ibang station kami. Hindi, ano yung kaibahan mo sa kanila? Kasi, ang sinasabi, nitong si, ano, si Carlos itong mga Chinese community, eh, sinasabi, ang performance daw, okay. Ano ba? Napakagang. Anong kaibahan, sir? Ang kaibahan, as to performance, lahat kami naman siguro nagpo-perform. It depends on the people who will rate us, who is doing more. Ang pagkakaiba lang natin ay madali tayong lapitan at anytime pwede tayong hanapin. Yun, yun ang isang maganda. Madali lapitan. We are working more than enough na inire-request ng ating kapulisan sa atin because, you know, service is beyond, ano, no, beyond, hindi na kayo, may beyond limit, no? Service to the people is beyond limit. And if we have to extend the hours that we have, the manpower that we have, the resources that we have, yan po ang ginagawa natin bilang isang leader ng Station 3. Okay, thank you very much. Thank you, sir. Thank you very much, ha, John. Thank you. So, madaling lapitan daw si Colonel. Colonel John Guagi. Mara siya sa Station 11. Madaling lapitan. Okay, so tingnan pa natin yung iba natin, ha, diba? Yun, ang sinasabi natin sa kanila doon, dahil sa laki ng area, medyo yung crime, medyo tumaas. Pagdating sa usapin, siguro ito yung mga akit. Saka yung mga tao nila, very active, masyado active. Araw-araw may nahuhuli sila. Yan ang maganda. Para sila sa station na 11. 7. Si Harry, okay din yan. Madilapitan interview. Ang maganda, yung na-organize nila yung mga ano, na-organize nila yung mga barangay. Saka station 5, okay din si Ariel. Madilapitan. Yung nakaraan, tsaka si station 11, Colonel Jasmine. Kaya humingi tayo ng mga ganyan assistant in case may emergency, iba, taong bayan, hihingi ng payo, tulong, ma-assist natin. Mm-hmm. Sige, at may ibang tinatawagan pa tayo, ha? Meron ba? Okay ba? Okay. Ha? Sige. Okay, libo-libong trabaho sa BPO bubuksan para sa displaced tourism workers. At siyempre, masayang binalita ng DOT o ang Department of Tourism ang kanilang pakipagtulungan sa isang business process outsourcing, yung BPO, para tulungan ang mga empleyado ng tourism secretary na nawala ng trabaho dahil sa COVID-19 pandemic. So, ayan po ha, mahigit 10,000 Chinoy ha, na trabaho. Mahigit 10,000 trabaho sa call center para sa mga gustong pumasok bilang customer service representative. Okay, ah. Technical support, ayan, pwede yan. Supervisor o managers ng international o local account. Saan mga anak mo ba, Chinoy? Saan nagtapasok? Nagtatrabaho? Doon, sa IBM. Oh, isa? Isa yon, isa. IBM. Oh. Isa sa bangko. Oh, isa sa Shell. Tapos yung isa? Sa Shell Company. Oh, di ba? So yung mga yun, magagandang klase, ha? Hindi ka tulad ng iba, di ba? Hindi mawawala ng trabaho. Uulitin natin. Mahigit 10,000 trabaho sa call center para sa mga gustong pumasok bilang customer service representative, technical support, supervisor, or managers ng international o local ka-account. Ang gusto mag-apply, kakailanganin lamang ng high school diploma. Wow, ganda nun ah. Wow, konti lang ah. Ulitin ko nga, baka nagkamali ako. Baka nakamali. Alam ko, puro. Ang gustong mag-apply ay kakailanganin lamang ng high school diploma. Ah, yun. Pero mahirap yung trabaho kasi ito eh. Ang registration link ay makikita sa official page, Facebook page ng DOT. Magsisimula ang virtual job fair sa September 22. Oh, September 22 po ha. 24, 29 at October 1 para sa Luzon. At September 17, 18
at October 1 para sa Visayas at September 15, 16 naman para sa Mindanao. Maganda to. Okay, okay. Hindi masyadong kailangan. High school graduate lang pala, ready na. Basta siyempre, of course, marunong ka. Marunong ka mag... Hindi lang yan, magsalita, etc. Diba? Yun. At habang kinukontak natin isa pang Colonel. Bago lahat, batin na. Out ano, batiin natin si Nick Suarez. Ay, maganda kamusta? Magaling na yung paa ba? Okay na, okay. Last week, pumunta na. Okay. Malakas-lakas na. Malakas-lakas na. Saka ang ano, DOG natin, sekretary, si Menardo Guevara. Okay. Yung sekretary, si Monet. Mm-hmm. Si Guillermo LSR. Si, ano, si bagong PMP chief, si... Kaskulan. General. PMP. PNP General. Si Kaskulan. Ano pangalan ni Sir? Ni General? Nakalimutan ko na. Okay. Kaskulan. Sige. So, ang dami-dami nangyari. Ang gusto ko natin i-focus kanina, yung tanong mo, na isasara ang sa publiko ang mga sementeryo. Pero okay din. Para makaiwas sa COVID. Ngayon, nalulungkot. Alam mo kung sino nalulungkot? Yung mga vendor. Yung mga nagbebenta ng bulaklak. Diba? Eh, yun yung talagang pinagkakakitaan doon, eh, di ba? Pero, tama din. Para hindi mga umpok-umpok ang daming tao. Alam mo, million yun. Pwede naman natin pong ipagdasal sa bahay. Buti in-advance ang ating butihin Mayor of Manila. In-advance nila, siya nakaisip eh. Siya una eh, no? Siya una. Tapos, sinundan na lang nung iba. Oh, teka, diba? By the way, batiin ko ang PLDT. Hi, ang ganda service niyo. Dalawang masira telepono, pabalik-balik, puro pinapauwi dahil puno daw, maraming keso. Marami nagpipila dahil sa inyo, mahiya naman kayo, ayusin ninyo ang service. Hindi puro bayad ng bayad, wala ginagawa. Ganyan okay. Din, ganyan ko din kaya sa amin. Oo nga, ganyan din. Ang kapal mukha niyo. Okay. Talaga nakakainis eh. Ang lahi-lahi punta mo, tapos sabi niya wala na, close time na. Yeah. Maraming keso de bola, maraming dahilan. Dati, pagtawag mo telepono, pwede by call. Ngayon hindi na, punta ka pa doon, pahirapan. Kahit may reference number, pahirapan. Walang hiyang kayo. Hindi, nakakainis totoo eh. Yan, totoo yan, totoo yung yan. Yung oras na wawala, alas 9, alas 7 ako pumunta, alas 10 na tapos, wala din nangyari. Oh. Oh. Ah, siyempre, kung matatandaan mo, Chinoy, nung panahon na nagkaroon ng SONA, ang Pangulo. Oo oh, nga, yeah? Yung pinakawalang niya. Nagbigay. Oo oh, nga. Okay, nagbigay na ng salita, isang salita ang ating Pangulo. Hanggang December na lang kayo. O dapat hindi nyo naayos yan. Dapat palitan na yan. Buisit na yan. May-ari ng PLDT yan. Sino ba may-ari? Kuhang ko. Saka si ano? Si walang iyon sa Channel 5. Sino ba si? Pangilinan. Oh, walang hiya din yan. Oh, totoo. Marami nagagalit. Mahiya-hiya naman kayo. Ang dami talaga. Bakit kaya ganun? Mahiya naman kayo. Dami. Ang haba ng pila. Tapos wala din nangyari. Walang hiya. Kawawa yung talaga matawag. Talaga nakakasal eh. Wala ba matawag? Yung oras importante. Patay. Okay. Ang binabanggit natin kanina, si, tignan niyo sa immigration. Hindi talaga nakakainis pang na sinabi mo. Dalawang linggo pinahirapan ako, puro close time. Sayang ang oras eh. Marami pa akong gagawin, di ba? Totoo yan. At tayo nga, putol. Putol ngayon, ha? Tayo. Oo, sabi ko, kung hindi pwede, putulin mo. Ayaw naman niya. Pas, babayaran mo ay, naman. Isa anak ko din. Nagalit ko isang anak, ginamit niya lang globe. Ayaw na gamay PLDT. Naasa. Hindi, nakakainis eh. Ganon din naman ang globe. Pag sa koleksyon, mabilis. Pag sa trabaho, makupal. Okay, bago tayo magtuloy-tuloy ng ating proyekto tuloy, ng ating programa, magpapaalala muna tayo sa ating himpilan. Binabati natin, hanggang wala pa, binabati natin ang doktor ng bayan, Dr. Mariano Gagi. At siyempre, Tedeca Sonora. At of course, Maria Elena Hernandez. Sa inyo po lahat, marami pong salamat. Ayan.
Kala ko close na, sabi mo sana. Mga kaibigan, Agriculture Secretary William Dar para sa malinis at masaganang karagatan. Sa gitna man ng pandemya, isulong ang malinis at masaganang karagatan. Say no to illegal fishing. Huwag magtapon ng basura sa dagat. Pangalagaan ang mga bakawan. Bantayan ang mga marine protected areas. At suportahan ang close fishing season. Ani at kita, kamtin sa malinis at masaganang karagatan. Isang paalala mula sa DABFAR. Okay, balik tayo sa ating programa. Yan. Naiinis na naman itong apartment ko eh. Hi, Black. Nawala. Hindi, yung oras ko nawala eh. Okay, hindi natin matawagan. Siete. Try mo nang try tawagan. Baka... Alas 7, ha? Imagine mo, dapat tulog pa ako. O, oh, anong nangyari? Mabilis punta sa PLDT. Ah, dahil pumunta kang PLDT. Oh. Oh, tapos? Tapos, at the time. Pila. Hindi man ko compare. Reference. Meron ako reference. Previous. Tapos, hindi pinasok. Sabi niya, full load na. Sino hindi magagalit? Diba? Pinatayo pa ako sa labas. Kaya tinanong mo muna kaagad. Kaya sasabihin ko, putulin na lang eh. Eh, totoo naman eh. Internet yan, di ba? Kasama internet. Hindi, internet, inibag group na lang. Ayaw na sa PLDT. Hindi, ayaw mali na, ang service. Paano kung may emergency? Oo nga. Yan, nangyari din sa akin yan nung mga nakaraan. Ngayon, putol lahat kami. Ah, pati ikaw na biktima din, ha? Ang dami kasama ko, hindi lang ako may complaint. Pero ganyan ko, din. Hindi ko na siya igugo. Hindi ko na siya igugo. Oo, okay. Bayan mo na. Topic na. Okay, 17 quarantine facilities bubuksan ngayong Linggo ayon sa DPWH. Nakadakdang buksan ngayong Linggo para sa COVID-19 patients ang ayon sa Department of Public Works and Highway. Sinabi din ng Built na. Ang committee chairperson Ana Marie Lamentillo, magiging available ang mga nasabing bagong quarantine facilities kung kakailanganin. Ano masabi mo dyan? Tayo nang tayo ng mga quarantine facilities. No comment, bahala na sila. Parang ang dami-dami naman, wala naman laman. Wala. Diba? Sayang ng pera. Oo. Alam mo, ang importante, upakin natin yung gobyerno. Dagdag ang nurse, dagdag ang doktor. Sobrang mura kasi mga sweldo sa Pilipinas. Kaya nawawala, gusto niya sa abroad. Ano mo mga quarantine gawa niya? Wala naman doktor, wala naman nurse. Sayang lang, useless. Sayang yung pera. Oo nga, wow. Taong bayan din ang gagastos eh. Dapat importante, handa mo yung doktor tsaka nurse. Gamot, importante yan. Useless ng tinayo lang. Di ba sa arena, pakalaki-laki, wala naman doktor. Wala naman nurse. Oh, susunod kung wala na COVID, sino mga materyales, sayang. Sino kukuha? Sila din. Sayang, ang dami ng mga beds. Taumayang gumastos, ha? I-donate yan pagkatapos. Teka, tanong ko lang sa'yo. Sa tingin mo yun sa arena, pakalaki-laking gastos yan. Balang araw, pag wala na COVID, sino mapapakinaba mga equipment? Ibibigay mo yan sa mga ospital na public hospital. Totoo naman. Sana nga. Yan ang sinasabi ko eh. Okay, sana nga. Oy. Sana, S-A-N-A, sana makonsensya sila. At syempre, pinasasalamatan natin lahat ang medical frontliner.
na lahat ng frontliners natin. Thank you very much po sa inyo. Saludo po kami sa inyo. Oo, sa frontliner. Thank you very much. At syempre, dahil nga sa pinasasalamatan natin sila, dapat, yung pagpapasalamat mo, may kaakibat na sweldo. Oo, kalimutan natin si Dan Sandoval. Hi, yeah. Good morning. Hello, si Dan. Next week, ha, makita tayo. Si Dan, okay. Hello, si Dan. Matatandaan natin eh, yan ang kapartner natin. Bumalik na si Miss Dana. Oh, next, pahingay mo muna. Mm. Madali pahinga, lapitan si Dana. Nag-report na siya eh. Oh, si diba? Nag-report na. Kasi nga, balasahan. Nakatakapidea, okay din yan. Si Marie. Di magulangan. Okay, hi, good morning. Sa ating mga, saka DILG, busy lang. Si Martin Dino. Yan. Oh nga, titry mo nga, Junior. Sa ating ano dyan. Natawa ko si... na, hirap eh. Ano, dun sa ating messenger, umuho siya sa akin eh. Martin Dino. Ang gusto natin sana, ako gusto ko, yung mga barangay kasama din sa pagpapatupad ng mga health protocol. Ang sinasabi nila, parusa. Hanggang ngayon, wala tayo nakita parusa eh. Puro salita. Ewan natin kung matutupad. Yung inaano natin sana na ang lahat ng mga, yung mga barangay, sumama sila dun sa mga, protocol, yung health protocol na pinapatupad. Kapag yan naayos yan, di ba maganda? Gusto kong kumustahin. Ayan, ito ba? Saan ba to? Ito yung kailan to? Koro. Ha? Hindi, anong panahon to nung araw? Kahapon. Kahapon. Tingnan mo muna. Ha? Ngayon. So, ang coronavirus cases daw ay 261,000 o 216. Ang namamatay sa atin, may 4,000 na daw. Ang gusto kong tingnan mo yung sa baba, recovered. Yung mga na-recover. Diba? Yung gumaling. 207. So, ibig sabihin nito, punti may 50,000 plus ang... Oo, diba? So, konti lang talaga. Ang gusto ko sana tingnan natin, lagay mo, recover. Sa buong mundo, tayo number 22. Oo nga, sa buong mundo, number 22 pero bakit tayo. Walang Singapore? Tayong sa Asia, sikat eh. Sikat na wala. Sikat tayo. Ang wala. Hong Kong. Walang balita? Singapore. Kung hindi ka to. Tayo number one eh. Sa take Asia. Take note nga pala, sarado po ang Malaysia ngayon. Ang kanilang pinto ay sarado, lalong-lalo sa mga Pilipino. COVID? Oo. Yung mga papasok na para magtrabaho, mga OFW natin, hindi pwede pumasok sa Malaysia. Pero yung ano, alam mo maganda, ang Hong Kong bukas, ang Singapore bukas. Oo. Chinoy, di ba? Umpisa na ngayon, nakahay sila ng tao. Maganda din sa atin din. Okay. Pero yung iba, mga sarado pa talaga. Ang hirap-hirap ngayon, sa dami ng mawawalan din ng trabaho. Di ba? Yun. Yung ating nalungkot ako bigla, alam mo kanina nalulungkot ako, Chinoy. Kasi, napanood ko kahapon, nabalitaan ko, na yun daw mga, anong tawag dito? Yung vaccine. Ah, oo. Diba? Kaya may deposit. Baka next year pa daw eh. Ang sinasabi natin. Pila. Ilan ba yung meron ngayon na vaccine talaga na pwede? Parang mga na 11 o 16 sila lahat-lahat, di ba? So ito pa isa, ikinukonsider ngayon ng India, ayan ha, na magkakaroon sila ng emergency authorization para sa bakuna laban sa COVID-19. Pangilan ba India? Meron siya. Kasunod nito na patuloy na pagtaas ng kaso na nadapuan ng virus na umabot halos ng 5 milyon. Ang nasabing hakbang ay para sa mga edad na at yung may mga taong nasa panganib at pinagtatrabahuhan. Ang nasa panganib yung mga nagtatrabaho, parang gano'n. Para sa akin, ganyan. Suggestion ko lang. Lahat kaibigan natin. Lahat. Kung sino mauna, konti-konti kunin natin. Baka makachamba. O, ito sa inyo na. O, diba? Huwag natin ikontrata sa ibang bansa. Kukunin ko ganyan kalaki. Ito sa inyo. Lahat. Mga may meron pang injection, kunin natin. Konti-konti. Tinan mo yung sa India, 4 million. Ang ginawaan. Mahigit, kulang-kulang 5 million na, di ba? Sa buong mundo, abot 60 million ata. Yeah? Parang ang dami rin pala sa kanila, di ba? Yun, sabi nga dito, kasunod ng patuloy na pagtaas ng kaso, ito yung sa India po, na nadapuan ng virus ay umaabot sa halos 5 million. 5 million sa India. Swerte pa pala tayo dito, no?
ang nasabing hakbang ay para sa mga edad, sa may edad. Paano sasabihin mo swerte? Lahat mga pera, korap ang mga korap ng ating mga sap. Swerte ba yan? Hindi, ako naman ang sinasabi. Hindi nga swerte yun. Eh, nasanay na ako eh. Alam mo ba na ganito kasi, ganito. Kawawa mga mahirap, hindi sa kanila pera, nakorap mga barangay. Ito sa Kabuuan ba to? Yan, 29 million, o halos 30 million ang nagkaroon sa buong mundo. 30. Amerika pinakamarami. Oo. Pero meron na silang vaccine. At least meron na silang dinidevelop na hindi vaccine. Hindi siya bibigay sa atin. Sigurado? Eh, di ba sabi nga, kapalit niyan. Si Pemberton. Si Pemberton daw ang kapalit niyan. Tingin mo, hindi simple, din. Sa taong bayan nila muna. Amerikano, siyempre, matatalino yan. Eh, kasi sa dami naman nung sa kanila, di ba? Yan. So, yung kay Indian Health Minister Harsh Vardhan, na mahalaga itong ahakbang para sa kanilang mga may edad na. So, pinaghahandaan talaga sa kadami, di ba? Yan. At syempre, nagpatupad ng bawas presyo kanilang produkto. Ha? Ang mga ang kumpanya ng langis, o mababa ngayon. Sinimulan ng Unioil itong September 13 kahapon. At piso, bawat kada litro ng gasolina. 150 sa kada litro ng diesel. So, samantalahin nyo na po. At syempre, ngayong araw na ito, ang clean fuel naman, piso kada litro ng gasolina, 153 naman kada litro ng diesel. Maganda biyay sa Tagaytay. Magandang bumiyay sa... Ay, pero hindi pwede bata eh. Ha? Hindi pwede bata. Diba? Wala namang paggalaw sa presyo ng kerosene. Yan. Nako. So... Nakakalungkot. Gusto ko tanungin ngayon dahil magse-17 na. September 17. Hoy, thank you sundo sa aking red na ano. Ilang taon na tayo? Dami. 2000. Tagal na. 2008 ba tayo? Hindi. 2000. Mga ganon. 2000. Ang tagal tayo pagsasama. 11 years na. Oo nga, di ba? Saan mo tayo nagkila, ha? Ha? 2013. Oo, yun ha. Ilang taon na. Oo. Ang tanong sa'yo ngayon, Chinoy. Ano yung mga, di ba, Chinese, etc. Maraming mga haka-haka, hula-hula. Etong September, sinabi natin. Ano ba sinabi ko na sa'yo? May milagro mangyayari. Uulitin lang natin. Pero kasi nalungkot nga ako, dahil inaasahan ko nga yung sinasabi mo na September 17. Ano bang meron sa September 17 pagtatapos na? That is a good month for mga moon. Mga mooncake. Ano nga ba? Ay, gusto ko yung mooncake. Walang problema yan. Ang mahal po ng mooncake. Di ba? Just a friend. Ang tanong ko lang. Ano yung inaasahan? Ito magandang swerte darating sa ating mga sambayan Pilipino. Prediction ko lang. Prediction mo yan. Ay, siyempre yung mga ganito po naman, hindi naman basta-basta paniniwalaan. Oo. Di ba? Hindi naman. Kaya lang, ito yun. Kasi ito, nung binanggit niya sa akin na may isang mangyayari na hindi mo, ay lumindol, di ba? May lindol. Di ba? May bagyo, di ba? May mga ganon. Tubig, pero wala tayong tubig sa sa mga dam. Tubig, ha? Silip natin kung totoo. Makasi panginina naman may ko. Tubig, di ba? Yun, sinasabi. May tanong lang ako sa'yo. Sige. Okay ba sa'yo, Meralco? Communication at Meralco, communication saka... Water. Hawak na lang gobyerno. Okay ba sa'yo? Hindi ko. Hindi, for me, maganda. Maganda sana kung matino ang maghahawak. Oo nga, yan siya sabi ko. Diba? Last time, di ba, panahon ni Ferdinand Marcos, maganda mamalakad. Matino. Pati PLDT, matino. Kasi para naman, sa'yo, opinion lang tayo. Ako naman, okay lang din. Okay lang din na hawakan. Pero dapat, sino ang dyan, yung sambayanan sana, nakasilip talaga. May right tayo. Transparency tayo. Pwede sumilip anong kalokohan nila. Kasi diba? Ako nalulungkot ako. Sa, yan, tatlo na binanggit mo na yan. Diba? Taas na presyo. Pare-pareho eh. Oo nga.
Di ba? Taas-taas, nakakainis. Alam mo, this time, pasalamatan natin ang ating presidente. Nabuking ang Meralco kaya bumait. Binanakan mo talaga. Pati tubig, walang hiyan talaga panginilan yan. Kung di nasirip na, hindi naman totoo shortage tayo sa tubig eh. Bakit pinapakita nila? Ha? Pinapakita nila, wala ang laman. Eh, alam mo naman sila nakakala anong gagawin eh. Diba? Pakalaki-laki mga sweldo nila. Mga lawasa. Dapat, pati pansinin ang ating government. Hindi, diba? Para sa akin. Dapat ang ating presidente, isilip mga sweldo, mga malalaking sweldo. Hindi dapat kawawa ang taong bayan eh. Mga PhilHealth, ang lalaki sweldo. Oo. Hindi lang PhilHealth, ha? Hindi lang lahat mga government institute, pakalaki-laki, milyones. Sweldo. Oo. Tapos sasabihin niya, walang pondo, hingi ng hingi. Sino kawawa? Taong bayan. Yes. Okay, totoo yan. Di ba? Kaya minsan umalis na yung mga ano natin dito eh. Yung mga, alam mo, yung mga nagpupondo, yung mga... Oo nga, ganyan o. Pero mo, pag nahuli, takas, wala na, walang parusa. Correct. Kaya nagagalit ako sa ating sambayang Pilipinas. Ngayon nagagalit, ayaw bitay. Pabitay mo ilang mga sampo, titino ang ating nasa gobyerno. Okay. Siyempre, pagdasal pa rin natin ang California. Oo. California, di ba? Hanggang ngayon meron pa ba? Kasi wala tayo bitay eh. Kaya hindi sila takot eh. Ah, okay. Kahit mga dalawa, mga sobrang gahama sa pera sa gobyerno, kahit taga-PhilHealth, dalawa lang pwede na sampol mo. Tatakot yan! Eh, di, sino ba nagtatakipan? Eh, di sila-sila din. Yun, ang sinasabi natin. Kaya sabi ko, hanggang may corrupt, hindi asenso ang Pilipinas. Kahit sino lagay mo, presidente. Mm-hmm. Ayaw makipagtulungan sa... Ang presidente natin, okay. Pero mga galamay niya, puro walang niya. Okay. Ang sinasabi lang natin, yung tatlong yan, ha, sumasakit nga, parang ano... Oh, di ba? Sabi ko, hawak na lang gobyerno, wala na sakit ulo. Isa kung nakikita, yung parang naiinis ka talaga kasi yung tatlo na yan, laging dispalinghado. Oh, palagi agabyado ang taong bayan eh. Oo. Ginagawa tayo robot, pagtaas, taas, pagbaba, baba. PLDT, walang ya. Pag nasingin, mabilis. Pero pag sa tawag mo gawa, pagkatagal-tagal, babayad ka pa pag hindi ka nakbayad. O, nasampulan na ng ano? Oo nga. Yung ABS-CBN. Oo nga, dapat gawin na ganyan. Para masampulan. Hindi porke malaki istasyon niya, kawalang niya ang ginagawa. Biro mo, lalabas, income tax, may utang pa gobyerno. Sino nakasilip? Duterte. At sana nga, tuloy-tuloy ni Pangulong Duterte yan. Hanggang December, kapag dapat, hindi nakatawag ang lolo ko, ha? Pag hindi nakatawag ang lolo ko sa Israel, bumanda kayo! Pati ko na hybrid, ha? Tayo na hybrid na talaga sa mga facility. Ang bulok ang service. Kaya hindi mo masisi lahat tao. Mayroon pangatlong telecommunication. Napakawalang hiya PLDD, lalo na si Pangilina. Walang hiya yan. Hindi na, kaso taong bayan, puro pera pasok eh. Mga sira telepono, hindi na askaso, hindi binagawa. Tapos mga budget, mga empleyado, binabawas. Cut off mga tao nila. Tapos pakalaki-laki ng sweldo. Wala na tayo pakalaki ng sweldo, basta maganda service mo. Pangit ang service ng PLDT, walang hiya na yan eh. Ang dami nagre-reklamo, hindi lang ikaw yan. Oo nga, diba? Ikaw, nabiktima ako. Halos lahat, kasabay ko siguro mahigit 50, galit na galit. Ako hindi na ako nagpa-buo, yung tawag dito, nagpa-kabit ulit. Hindi, maiinis ka talaga ang service, very poor. Tignan mo nga ako matatawagin natin si Colonel. Ayan, di ba? Sino bang Colonel yon? Hindi, si Colonel wala, si Captain, Captain Pulpul. Hindi mga sinara telepono. Siya may sabi kanina, Captain Pulpul. Sabi niya, tawa ka siya, answer, siguro natak. Sige. Okay, ating mga telepono po ay medyo wala talaga. Hindi pala na, maoras na tayo. Kwenta-kwenta pa tayo. Sarap talaga. Inis na ating mga gobyerno. Nakaka-high blood ikaw. Nakaka-high blood ka na rin. Nakaka-high blood. Hindi ka nakaka-tulture. Sino gumawa ng gamot? Pababa presyo. Di ba presidente natin? Ay, mga iba DOH may nagawa. Okay, ito naman isa pa ha. Pag umaraw ng karagdagang 50,000 contact
contact tracer. Sisinimula na ng DILG. Sana ito matanong natin kay ano eh, kay DILG. Okay. Next week, next sisimulan week. Ngayong araw ng Department of next week. Sisimulan ngayon ng Department of Interior and Local Government ang pagkuha po ng 50,000 karagdagang contact tracers para sa mga nadapuan ng COVID-19. Yan. May tatanong ko sa iyo one question. Bakit ang Singapore hindi ka grabe? Ah, ibang bansa, Hong Kong, hindi. Ba't napakamalas ang Pilipinas na tamaan? Alam mo kung maaga na agap, hindi tayo marami mawalan trabaho. Makupal ang ating DOH. Makupad ang ibig yan sabihin. Makupal. Makupad. Kasi, alam mo bakit? Kung maaga na agap niya, hindi lahat kumpanya masasara. Sila din may kasalanan. Okay, oo. Tama mo, ang dami Jollibee, nasara. Oh, marami. Shaky. Shakies, bakit? Kung konti, may limit. Ilan tao, puro take out. Gano serve ng mga empleyado doon. Gusto ninyo, ganyan, pag wala kayong income, baksak gobyerno din, huwag kayong masaya. Pati kayo, masisipa din sa trabaho. At syempre, binabati natin si Tito Nel. Hello po. Yan. Nel, tama na, ayoko na mga high blood, mga pa-uwi. Diba? Tayo mo na. O, balikan lang natin. Huwag na, huwag na. Iba na ang topic. Okay. Pero pag na-dinig ko yung PLDT, naka-high blood ako. Okay, balikan na lang natin yung mga swerte. Swerte. Yan. Swerte na. Huwag na high September, blood. September 17, matatapos na yung ghost month. Ghost diba? 16 o 17 na. Okay, yun. So, nag-start ang ghost month kailan? Di ba noon, sinabi ko na. Nakalimutan ko. Ulit? Matatapos na this week 16 eh. Basta, ano din, parang... 30 din. August, adi, August 17 din yan. Tapos na. 16. Okay. Tapos na ang Gosma. And mga kaluluwa na mamasyal. Sana mga kaluluwa, pasyal yung mga walang hiya, mga pangili na walang hiya na yan. Para multuhin ninyo na walang PLDT ang buong Pilipino. Hindi, talaga nakakaasal eh. Biro mo, pinabalik-balik, tapos close time, pinabalik-balik, close time yun naman. Siguro naka-apat beses, hindi ka ma-high blood. Uh-huh. Tapos may reference number binigay. But huwag na kayo magbigay reference number kung hindi niyo kayang ayusin. Ano ba binabagit doon? Kasi naputol. Hindi naputol. Ayaw. Pag na-dial, wala sumasagot. May sira underground. Okay. So, yun. Pero hindi ka na nagpakabit ng ano? Ng internet doon? Ay, iba ginamit. Globe na lang. Iba kumpanya lilipat. Pag meter party, lilipat na lang. Wala, okay. Mali ang service niya. Kaya tama, galit ang ating presidente. Very poor. Okay, sisimulan na. Diba, ang nasabing hakbang ay kasunod pagpirma ni Pangulong Rodrigo Duterte ng Bayanihan 2. Ang Bayanihan 2 pala ay 16.4 billion pesos. Alaki. Alaki. Pero 3 months lang eh. 3. Now and December. Ang laki. Pa, magagamit ba lahat kaya yon? Oh, ano? Balik! Balik tayo sa maganda! Sige, anong mangyayari? Sige nga, try mo. Nawala na, concentrate ko yung maganda eh. Pag nadinig ko yung telepono, tatlong buwan na sira. Sige, ano ba yung mga magagandang aasahan namin? Asahan yun na maraming trabaho darating. Maraming pasorte darating this coming November, October, November, December. Ano dasal yan? Tayo, ha? Huwag na. Ghost month. Ay, iba-iba rin pala. O, iba-iba din. Ang 2020, matatapos siya ng 16. Nag-start siya ng August 19, matatapos siya ng September 16. Yun. So, September 17, bago ng ano yun. Pwede na tayo mag-happy-happy iba. Kaya, di ba, giro mo, baka wala na GCQ na. Hindi ba hanggang September, end of September nga ang GCQ? Wala. At least, good news sa Manny Cusante. Ang nabalita ko, mga hotel operation. Oh, di ba? Magandang... Kahit pa paano. Paano mga turista, kundi opening yan. Pero may guidelines na susunod. Hindi ba? At least, mga nakatrabaho taga-hotel, kawawa. Pero konti pa rin ang kinuha nilang mga tao. Hindi, siyempre, trial muna. Ang naiiyak kaya, open? Oo. Yan, di ba? Yan ang mga magaganda.
sana at sa ano pa? Ang kawawa may ngayon, Pasko ba tayo? Mga estudyante, mga teacher, ang dami na walang trabaho. Hello, Doc Ses Cecil ng Zamboanga City. Thank you very much. And of course, kasama natin, alam mo sino? Si spokesperson Harry Roque. Wow, congratulations. Pero tanong ko, babalikan lang natin ulit, may Pasko ba tayo, Chinoy? Sana tulungan tayo ni Lord. Magdasal tayo. Ano ba? Na sana ang vaccination pumunta na sa Pilipinas. Sana wala na COVID para makasimbang gabi kami. Ayun. Baka nga hindi rin payagan yun. Simbang gabi. Eh, meron kanina nagsimba ako eh. Yung sa Tayuman, yung Immaculate. Nakapasok ka? Oo. Ang galing. Yung Minondo Church, binuksan din eh. Binondo. Bukas nga, pero kasi limit lang, limitado ang kakapasok. Sa diba? Immaculate, wala naman eh. Limitado lang yung makakapasok. Oh. Yun yun, isang sinasabi. Maganda ang Lunes ang simba dahil wala tao. Okay. Ako din, mamaya, subukan ko. Pasalamat sa Diyos na at pasalamat. Least 6 months nakalusot ang sakit mga tao. Magandang, yung pero maganda. Sinasabi nga, ayoko sanang mag next year 2021 mga April ang vaccine sabi. Hindi naman tagal. Pero sana dasal tayo na ibang bansa tulungan sa atin. Whether Russia, China, Japan o ano basta yung may gamot. Humingi tayo ng tulong. At sana ang panalangin po natin dito sa ating programa. Ang panalangin natin sa ating programa, sana tayo ay magkaroon ng mga vaccine at ang gusto sa amin magbukas ang mga pinto ng market natin sa labas. Halimbawa, alam mo meron akong nabalita, yung Japan pala nagsarado para sa atin. Pinto nila nagsarado para sa ating mga OFW. Di ba? Ang China bukas sila doon ngayon. Di ba? Ang China ngayon ang pumapasok dito sa Japan. Lungkot naman ako. Sila nga ay di ba? China medyo close na sa Japan ngayon. Dati away sila. Namo balimbing talaga Japan. Japan o China? Hindi, di ba galit sila dati sa China ang Japan? Ibig sabihin, kailangan nila, alam mo, the most powerful financier ngayon ang China. Okay, bago tayo dahil nyo pa kami, isa munang paalala mula sa ating himpilan, ha? Ayan. At syempre, social distancing pa rin. Oo. At washing ng mga kamay. Yan. Face shield. Important. Totoo yan. Face shield. Face shield and face mask. Face shield mas maganda kaysa face mask eh. Na hindi ka niniwala. Totoo yan. Mga kaibigan, Agriculture Secretary William Dar para sa malinis at masaganang karagatan. Sa gitna man ng pandemya, isulong ang malinis at masaganang karagatan. Say no to illegal fishing. Huwag magtapon ng basura sa dagat. Pangalagaan ang mga bakawan. Bantayan ang mga marine protected areas. At suportahan ang close fishing season. Ani at kita, kamtin sa malinis at masaganang karagatan. Isang paalala mula sa DABFAR. In December 2019, there was a cluster of pneumonia cases in the city of Wuhan in China. Some of the early cases had reported visiting or working in a seafood and live animal market in Wuhan. Investigations found that the disease was caused by a newly discovered coronavirus. The disease was subsequently named COVID-19. COVID-19 spread within China and to the rest of the world. On 30 January 2020, the world... Okay, balik tayo sa ating programa. Sige, kanina nagkukwentuhan kami ni Chinoy eh. Ang kwento, ganiri ba? Ang sinasabi, gusto ko balikan nila. Condolence muna doon sa akin, batsmate. Mayapa, kahapon nata. Dahil sa, nasa ospital yun eh. Ako, pwede sana, Pe. Alaga natin sarili natin dahil ang COVID, napakadelikado. Hindi lang sa gastos. Ingat tayo. Tsaka dasal. Dasal. Umaga at gabi, dasal tayo. At ang balita ko nga doon sa classmates ko, batchmate namin ito,
Pumunta ng banyo, di ba pagka ikaw ay nasa ospital, minsan wala ka talagang bantay. Dapat ang bantay mo dyan, kulang naman yung wala, mga nurses bawal natin. Oo. Mahigpit so, ngayon din sa ospital, ha? Pumunta ata, kung daw nagkakamali, ha? Pumunta yata sa banyo, siguro para jingle. Nagdapa. O mag-ilamos, oo, nagdapa, nahilo yata. Umagok yung ulo. Oo, oh, yan ang delikado, yung dugo nasa ulo, nakaipon-ipon. Oh, yeah. At nakikiisa, nakikisimpatsa kami at kami po ay nalulungkot sa balita na ito at sana nga ay condolence po doon sa pamilya sa ating ni George Marsan. Okay. Sa ating mga senior, alaga niyong sarili, vitamin, takas yung gatas, importante. Gatas, medyo maligamgam. Yeah. Di ba? Yung quality, ensure. Para ensure katawan natin. Hindi ko mga gusto yun, ensure. Ah. Diba binigay ni ano yan? Oh, ensure talaga. Okay, good wag morning. Huwag tayo mahinayang mahal. Basta may resistensya. Okay, good morning naman sa isa pa rin nating batchmate, Lauro Lansang. Good morning po sa iyo at siyempre magandang buhay. Okay, balikan lang natin kasi kanina habang nag-uusap kami, habang nagkakaroon tayo ng paalala dito, commercial, nagpapaalala para doon sa ating mga health protocol, alisin na natin to. Napag-usapan natin yung magiging maganda sa mga susunod na panahon, di ba? Andyan yung tinatawag nating mga, sabi mo ha, this September, sa ano lang naman natin yan, para mamasaya tayong kaunti. Yung negosyo daw, magbubloom na ngayon. Although may GCQ, di ba? After. At syempre yung turista, nag-unti-unti na rin pong bumangon. Yeah. At syempre yung mga sasakyan, medyo may konti na. Madami-dami na. Oo. Bukod sa madami-dami na, merong yung distansya, hindi na ganun kalayo-layo, di ba? Tsaka tao, marunong na makasarili disiplina. Naka-face mask na. Yan ang tama. Face mask, face shield. Diba? Face shield, importante. At syempre, Tagaytay, bukas na. Oo, di ba? O Baguio, malapit na rin. Malapit na rin, di ba? Pero ang isang malungkot lang tayo, Chinoy, mga bata hindi pa pwede. Parang 21 years old pa, pababa. Ay, hindi na, 21 hanggang 59 something. Tama ba? Hindi pa pwede magpapasok sa mga ano? Sa? 21 to 59, pwede yan. Pero yung bata pa, halimbawa parang mga ganun bilo, eh. Siyempre, mahina pa resistance. Ng mga bata. At siyempre, yung mga senior citizen, nakatulad. Meron mga tayo. Quarantine pass, may doctor. Okay. Nagpa-swab ka ba? Hindi. Doktor, naka-medical check-up ako. Buong katawan. Okay. So, yan, di ba? So, maganda. Ang sinasabi, ano ba yung Moon Festival? Ano yung Moon Festival, Chinoy? Matagal historia tungkol sa isang hari. Hindi yan. Ano ba yung Moon Festival? Ano ba ang dala nito? Sige, yung swerte mga ba? Swerte. Pero yung istorya mahaba dahil sa yung anak nila, pinakagawang dalawang babae. Ngayon, nag-decision ang hari, divided by two. Yung isa ayaw. So, diyan na makikita mo kung sino tunay ang anak. Nakaagawan dahil sa anak nila. Okay. So, ang sinasabi natin dito, yung Moon Festival, sineselebrate siya ng mga Chinese. So, ibig mo ba sabihin sa China, ganun din, masaya din. Very colorful. Tingnan mo nga kung paano mag-celebrate ang mga Chinese. Sa usapin may ng, pa. Ng moon, nila kung, moon Festival. Kung, diba? Last year, ako naging king eh. King of dice. Sina? Hindi, may dice yun eh. Kung ilan lang ako ha. Ganyan okay, okay, yun. Okay. Yung parang ginalagay sa tasa. Parang inaalog. Ginaganyan pa. Oh, pero ano ang 20, dalang? 20, 50, 100. Beto-beto. Hindi, beto-beto. May 20, may 50, may 100. Depende kung ilan nakuha mo numero. May 2,000, may 1,000, may 500, may 100, may 50. Then, tanong ko sa'yo ngayon, Chinoy. Tanong. Ano ang dalang kaswertihan ng Moon Festival? This is September 17 ba yan? I think that ang virus natin, lalong malaki, ma-improve, mabawasan. Mababawasan. Tsaka
expect ko ang marami mga business establishment operation to normal. Back to normal, kumbaga. Dahil medyo matagal na. Pero paano yung mga OFW? Sarado pa rin. OFW, nasa kanilang bansa. Wala sa atin. Sa atin, okay na. Pero ibig sabihin, sarado pa. Magtutuloy-tuloy ba ang ano? Tingin ko matatapos na rin. Next year kaya, masuswerte na tayo? Swerte na. Ano ba ang 2021? Ano ba ang dala nito? Mama, sabi mo, maganda. Hindi maganda ang 2020, sabi mo. Rat, susunod, yung kalabaw. Yung kalabaw, aani, nagbibigay ng pera sa taong bayan eh. Suswerte niya? Oo. Okay, so sana. Mabait yung kalabaw. Mabait. Patingin natin muna lahat yung ating mga taga-panood natin. Thank you very much sa ating mga taga-pangtangkilit. Dates and sales, ano ba to? October 1, when Mooncake Festival, the 2020 daw. October 1, ang festival. October 1. Eksakto ang masaya ang China dahil independent din. Lalo masaya. At saka siyempre masaya din yung Hong Kong, Taiwan. Nagsa-celebrate talaga sila. Buong Asia, pati Taiwan. Ayan o, Taiwan. October 1, ang ganda. So maganda yung October 1, alalahanin natin yan. Basta magsisimula ang September 17 hanggang October na yan, dire-diretso na yan, Chinoy. So magkakaroon ka na ng ano noon, ng telepono. Oo, sana. Meron na, sure yan, ayusin yan. Dahil sobrang binabanan natin. Ayan. Kaya naman kayo. Sa ano ha, pag-usapan natin yung kalokohan ng Lenda. This ha? Is our first time na high blood ako sa PLDT. Last time yung mga kumuha pa. This time na masaya tayo bigla na ganito. Diba? Yan. Hindi, hindi lang ako. Marami kasama ko sa PLDT. Mga sira telepono, ganyan din. Walang dial tone. Wala eh. Sa amin, oh, wala. Oh. So, puputuloy na natin yan. Yung ating 8788-3607. Palitan na natin ng mga cellphone yan kasi hindi na rin naman siya masyadong gamitin. Alam ko, nakakatawag na rin ng landline. Sa ano? Ewan ko sa smart. Ewan ko sa ano ba? Tingnan natin. Okay, yan. Batiin natin, Dr. Mariano Gagi, Tedeca Sonora, Maria Elena Hernandez Uy, Tito Nel, hello po, Doc Cecil ng Zamboanga City, ang aking batchmate, Rolio 75, Bat 75, Lauro Salangsang. Marami pong salamat sa inyo lahat. Ano naman yan? Rabbit Fortune in 2020 and 2021. Ano ba yan? Rabbit, okay din. Ano ba meron? Ano ba Zodiac sign yan? Hindi yan sa Chinese. Okay. Di ba rat? Alam ko, ox yung kalabaw. Ox. Oo, hindi lang. Ox siya, ox. Oh, created farmers. Nagbibigay ng pagkain. So, ibig sabihin, gaganda ang industriya ng ano. Ay, yung ano, di ba? Chinoy. Oh. Yung mga sa agriculture. Oo, yun. Tama, oh. Ayan, ox. Ayan, oh. Ox occupies the second position in the Chinese zodiac. Mabait. The 12 zodiac signs are in order: rat, ox, tiger, rabbit, dragon, snake. Ganito lang tayo magtingin. Horse, goat, monkey, rooster, dog, and pig. An ox year occupy every 12 years. Every 12 years. Yan. Ox, maganda. Yan ang mabagal. Mabagal? Mabagal yung kalabaw. Pag pinapakain mo yun, bibilis yun. Diba? So, anong ibig sabihin mo pag mabagal? Mabagal sabihin, din ang ekonomiya. Sa kalabaw, hindi nasisira mga pagkain. At least, a good animal. Hindi ka mabagal yung rat. Sinisiraan tayo yung mga pagkain. Yun. So, asahan natin ang 2021 natin, ha? Kailangan lang, ako naman ganito. Pag iniisip mo, tapos, think positive, di ba? Makukuha mo at makukuha yan. Importante, dasal. Wala imposible kung dasal eh. Anong magandang, eto, ano naman ito sinasabi nito? Anong maganda sa 2021? Anong maganda na dadating natin sa 2021? Marami ng vaccine. Maraming trabaho, vaccine, at maraming ang mga negosyo back to normal. Marami, expect ko lang. Alam mo, this time pati check-in, sarado ah. Oo nga eh.
Diba? Pero alam mo yung mga bata, nakukulitan, parang medyo kakaiba na rin naiisip ng mga bata, parang mga tanong, kayong mga magulang, pwede po ba explain nyo sa ating mga kababayan, sa ating mga anak, lalo yung mga bata na naguguluhan sila, bakit hindi ako makalabas ng bahay? Oh, hindi ako na. Makalabas yon. Explain po ninyo yung sitwasyon kasi para hindi naman sila na nabibigla. Ha? Live siya. Oh, mamaya. Oo. Tingnan natin. So, with that, thank you very much. Pasalamatan natin si Station 3 Commander, si John Guyagi. Thank you very much, ha? Salamat po. At syempre, mga telephone number natin, sa kanila lahat, ano, yung mga iba pang station natin. Oo nga. And of course, Station 7, Station 5, Station 11. Thank you very much po sa inyo. Thank you. Naka-tune up. Oo. Ay, kukunin natin lahat yan. Okay. Ito ko si... Hindi, pasalaman na natin ang PIO, si Manuel Macno. Yan ang public information sa WPD at kay General Rolly Miranda. Okay? Yan. Ne, babate. O, mapapanood natin live mamaya si Harry Roque, no? Oo. Sige. Okay, maraming pong salamat. Ito po ang lingkod, Feni Codemus, kasama natin ang Moon Festival ko. Sige, sir. Sir, paano? Thank you sa inyo. Sana tulungan lang tayo, magdasal tayo. Sana matapos na ang COVID natin. Okay? Huwag ka na ma-high blood. Oo, huwag ma-high blood dahil sa PLDT. Ngayon lang ako na high blood. Okay, thank you very much. Bye-bye. Ito po yung lingkod. Sa ngalan po ng aking kapartner dito. At ito po yung lingkod, Feni Codemus, para sa ating Pinoy Public Service. Thank you. Bye-bye. And see you Monday. Tuesday, tuloy. See you Monday. Okay,